Hello po sa inyong lahat mga pre. Ngayon sa video ito, ito po yung web-based application, shop registration. Ang gamit kong framework nito, Node.js, Bootstrap at saka React.js and Firebase real-time database. So yung backend natin ay naka-cloud na po siya. Yun ay Firebase application. So, kung magtanong kayo kung paano i-set up ito, may sa previous video akong ginagawa paano mag-set up ng tatlong framework na ginagamit ko sa project na ito. Nasa description ng link kung gusto niyo panoorin. Tapos ito, kung gusto niyo itong gawin natin ngayon. So, simple crude application, web-based application. So, ginagamit natin yung tatlo para makabuo na dito ng application na ito. So, bago tayo magsimula, so ito yung overview ng project na gagawin natin. Yung SAP registration. So, kung paano nyo malaman, gusto nyo malaman kung paano mag-set up. So, may nasa previous video ko pong nagamit, may previous video po ako dito na pwede nyong gamitin at panoorin. So ngayon magawa tayo ng components, new file, lagay tayo dito ng JS file, shop registration.js, tapos yung long file, pangalawang file, shop registration form.js. So ito yung dalawang components na kailangan natin muna sa ngayon. So magsimula na tayo dito sa shop registration. Ito yung main page natin. So maglagay tayo dito ng cons function. So and shop registration, yung pangalan ng JS file na ginagawa natin, declare na lang doon. Tapos maglagay tayo ito ng navbar, kasi yung una yung navigation, yung una ang gagawin muna natin na sa ating interface sa webbase. So ito yung paggawa. So maglagay din tayo dito ng home. So yun yung sa main menu na home, yung branding natin. So name siya. So wala pang link, blank muna sa ngayon. So sa loob nito, maglagay din tayo ng mga link. Child link. Halimbawa dito, maglagay tayo dito ng link email. So ito yung pangalawang link natin sa menu bar natin, sa navigator bar natin. So dito sa app.js, ito yung default na JS file. Sa pag-run ng page, ito yung lalabas na may logo na default sa React.js. So remove natin. Tapos lagay tayo dito, mamaya maglagay tayo dito yung shop registration. Dito. Itong shop registration, dito natin siya ay pasok. I-declare natin siya dito, tatawagin natin dito para sa pag-run ng program, yung shop registration na UI yung lalabas doon o page na lalabas doon. So yung pag-start ng server, mag-write command na tayo, npm start. So makita natin default na ito yung default na ginag-modify na natin sa generated na web application ng default sa React. So blanco muna siya kasi wala pa tayong ginawa na interface o UI interface sa webbase natin dito sa shop registration. So dito natin siya tatawagin. Yung shop registration JS file natin, dito natin siya tatawagin sa loob. So div class name, column AMD 8. Tapos dito sa loob, tatawagin yung class na JS file, shop registration.
So pag na-click mo, automatic na siya mag-import kung sa component ng package natin sa project. Yan, no? Components, nandun siya sa loob. So yun yung import package niya para ma-identify. Tapos may error, React must be scope when using. So may error siya, mga pre. No, kaya ang error nito, tignan natin. Shop must be scope when using, no? May import naman ako dito, may import din. So mag-import tayo dito, tapos save natin. You know, yun, yun na siya, lumabas na yung ginagawa na navigator natin. Tapos dito, email, dun sa kabila dapat sunod siya sa home natin na link, na home natin na navigator, dapat nandun siya. So ang gawin, maglagay lang tayo navbar dash, ito lang idagdag natin para yung alignment. So expand SM. So yan yung idagdag lang natin para yung email na navigation link ay ma-align na siya sa home. Yun, lumabas na yung email doon. So okay na siya, nagkasunod na yung dalawang navigation natin link sa navbar. So ngayon, magdagdag tayo doon ng yung label ng shop registration dito sa loob. So ang gagawin dito, maglagay tayo ng div, maglagay tayo ng class na link para sa ating location. So i-copy mo lang tapos i-paste mo sa baba. Yan yung navigation na susunod sa email o ma-display. So save natin. So may another na tayo ng navigation bar link na menu location. So ngayon, tapos na yung pag-declare natin ng navigation bar, paggawa ng navigation bar, tsaka yung link ng email at saka location, wala pa yung function. So default muna na paggawa ng navigation bar at saka pag-create ng mga link niya, link name. So dito mag-declare tayo ng div class, container, para maglagay tayo dito ng title or header. Div header 3 gagamitin natin. Tapos dito shop registration, shop registration. So yan yung makita na title header sa registration.js natin. So shop registration, save, saka makita natin yung shop registration nasa ibabaw. So dapat nasa baba siya, hindi siya sa loob ng navbar. So paano gagawin yan? Kasi nag-declare tayo, nakalagay sa loob ng navbar na nav. So kopyahin natin siya tapos ilagay sa baba, labas, sa labas ng navbar na in tag. So ito na, sa labas na siya. Format document lang para ma-align yung code. Highlight lang, tsaka format document. So may error dito. So argument not valid kasi to hindi dapat ka, isa lang dito sa ngayon, dalawang parent eh. Fragment must have one parent element. So kailangan natin yung fragment na. So, ang gagawin natin, magdagdag lang tayo dito para ma-allow yung dalawang parent sa isang JS file natin. So shortcut sa fragment, ito lang idagdag natin. Tapos dito sa end tag, maglagay lang end tag din. So fragment na to.
tapos nawala ng error, tapos save natin. Yun, lumabas na yung shop registration, naka-align na sa baba. So, susunod, magawa tayo ng form na. So, maglagay tayo ng form doon. So, dito, mag-add tayo ng space para yung sa registration natin, ma-adjust siya pababa. Yung shop registration. So, dito sa registration form natin, mag-import muna tayo ng React package. So, ito yung React package natin na nagamitin. So, magawa tayo dito ng input form ng shop registration natin. So, magawa tayo ng form. Ito, complete op muna natin siya. So, div class, form, group, input. So, ito yung bootstrap na CSS gamit na natin. So, yung design ng form natin ay design by Bootstrap o customized by CSS by Bootstrap pa framework. So, input group to prepend. So, maglagay tayo ng input para sa ating shop name. So, input group text sa loob. Declare tayo, maglagay tayo ng iClass pa para sa icon niya. User para sa before ng text field may icon siya. So input class form control placeholder shop name. So ito yung name, shop name, and then sa baba din maglagay tayo ng email. So div class form row, div class form group input group column dash md 9. So sa loob class para sa atin na email na input. Input group, prepend din. So, malagay tayo ng icon din. Para may before ng input field ng email, may icon muna. Tapos, in group, input group text, class fa.fa envelope. So, ito yung sa email. Yung fa.fa yung envelope, ito yung icon. Icon yan, mga pre. So, nasa package na yan, sa bootstrap. So, automatic na yan na kunin yung icon niya sa bootstrap. Input last name, form control, placeholder, email, name. Ito yung name, ito yung email, yung property na gagawin natin mamaya. Saka shop name. Yan yung name ng input. Or copy natin to guys. Tapos, paste lang para sa password natin. So, fa key. So, password. Palitan lang. Ito, may UI na tayo. May form application na tayo. May form input field para sa information natin. So, kailangan din ito ng button para sa submit natin. Ang lagay natin submit. Tapos, pangalan lang natin ng save. So, ito yung button na sa save sa form natin. Ito, save button. So, pag save natin, so, ito may UI na. So, mag-install din kayo dito, guys. Mga pre, mga React. Ito, A7. Install nyo yan. Saka sample React snippets. Kailangan din i-install yung dalawa. ES7 at saka simple React snippets. Dapat i-install yan kasi kailangan ng React natin yan. Kailangan natin sa project nito. So, sa akin, tapos na yun na-install. So, ito,
container. So dito maglagay tayo dito ng row para sa ang gagawin natin dito ay yung display ang table. So registration form muna tayo ngayon. So tawagin na natin pag ma-import mo may registration na packets na naka-import, tapos save lang. So I start. So dito din tayo mamaya maglagay ng table para sa display. So yan, may input form na tayo, saka may save. So okay na yung UI interface natin. So kulang nito, maglagay tayo dito ng paano to properties natin. Maglagay tayo dito para i-handle natin pag-handle ng data, kung paano i-handle ng data papasok sa Firebase. So ito yung pattern na gagawin natin. Mag-declare tayo ng const function dito. So initial page value, so ito yung sasalo sa properties. So yung properties na sa loob nito, yung shop name at saka values, empty values muna ngayon, email. So ito yung design sa database natin sa Firebase. May tatlo siyang values doon, shop name, email, at saka password. So kailangan natin mag-import dito, use state hooks natin at saka use effect hooks din. Ito ang kailangan din ito. Tapos pagkatapos declare tayo dito kung paano yung use state natin dito natin, value var values and set values. So ito yung values, pwede iba't ibang pangalan, pwede nasa inyo yan. So initialize natin yan sa use state natin, hooks, saka ang sa may parameter na initial build fields value. So yung const natin pinipasok natin yan sa use state. So use state sa loob na sa parameter siya. So ang ibig sabihin, so yan yung papasok sa use state, yung properties natin. So magawa din tayo ng const dito para sa handle input change. So itong function na to, const function, ito yung nag-handle sa mga value na dapat natin i-supplyan ng values. So set values and values name. So ito yung name guys, ito yung makita natin ng values kung ano yung input natin, shop name, email, password. So mag-initialize siya sa ang nag-handle sa kanya ay yung use state na hooks. So dyan siya. So ito yung pattern, yung set values. So may values na tayo kung paano mag-assign ng values sa ating object. So ngayon, yung munda yun ng const para sa group na handle input change. Dito, prevent default. So yung handle input change, siya yung tatawagin natin para kung sa user natin kung ano yung in-input niya, siya yung nag-manage or nag-handle doon sa form natin na ginagamit. So ma-declare tayo ito ng onSubmit. Sa loob nito ipasok natin si handle input change. So handle input change, so yan yung sasalo sa ating mga placeholder na. So dito sa placeholder natin na shop name, magawa tayo dito ng onChange. Tapos sa loob, initialize na ipapasok natin si handle input change. So siya yung nagsasalo sa mga values or data na papasok sa mga placeholder natin. So ano yung user na ilagay, siya yung nagmamanage din value on shop name, onChange. Copy paste lang tayo.
Tapos paste natin, palitan lang natin na properties, password. Tapos yung dito save natin. Pagkatapos may error, handle input change, mali pala, handle from submit pala guys. So dito handle input form submit, okay, ilagay natin dito sa loob, hindi ang input change. So ang pag-accept yun, doon ang pasok si handle input change. So save natin. So ayun, tama na siya, wala nang error. Ngayon try natin doon dito i-fill up kung anong mangyayari sa form na ito. Sample form, sample data lang to mga pre. Password, save, cannot read properties, props. So may error, props undefined. So dito sa props, maglagay tayo ng add or edit equals add or edit function, save. So yun pa din, error pa din, and edit not defined, it's not defined, add or edit. So kailangan natin yan i-define at saka export natin Firebase dito sa Firebase. Punta kayo sa firebase.js nyo, tapos i-add nyo to export default. Kailangan to sa configuration ng Firebase din, ito yung kulang, yun yung nagka-connect sa itong database, firebase.database reference natin yung reference. Tapos yan lang i-add nyo. Tapos try natin doon, save muna natin yan. Tapos babalik tayo doon sa registration natin form, kung tingnan natin kung mayroon pa bang error. Sim error pa din pa, o may kailangan pa natin dalagdag, magdagdag pa tayo. So may input naman, so dagdag tayo itong input package sa Firebase. Pag input na package dito yung Firebase package, i-import natin dito. Okay, kailangan din natin to Firebase DB from .dot Firebase. So kailangan niya natin guys para sa ating form application na to. Share. So kailangan niyang props, dapat initialize natin dito. So bar shop, maglagay tayo dito ng shop registration object, shop regit sa object natin, ilagay lang tayo dyan, i-add lang natin yan, shop rig object, then sit shop object. So yan yung isisit na yung papasok na dito sa galing sa form natin sa placeholder. So user, kung ano yung nilagay niya dyan na siya, initialize natin, i-initialize na natin sa useState na naman. So yung nag-handle ng state data, ng values, properties, object. So useEpic, itong useEpic na ito, ito yung nag-handle din sa galing sa useState natin ng mga properties. So siya yung pangalawang kailangan natin din. So siya yung mag-useEpic na doon sa patungo sa Firebase database natin. So sa use effect mag-declare tayo dito ng Firebase queries natin kung paano ito gamitin na kung anong paraan papasok doon sa Firebase database. So Firebase the child, so ito yung shop registration natin, ito yung yung database natin sa Firebase, shop registration na collection natin, pangalan na shop registration. Bali dyan yun, may store yung data na ipa-submit ng user sa registration form. So dyan siya papasok.
sa para siyang table din ng shop registration on that on value snapshot. So yung value snapshot ito yung parang query ng papa Firebase. So siya yung nagko-control snapshot ng siya yung nag-control sa data para ipapasok niya doon sa database natin. Snapshot is equal to snapshot.value is not equal to null. Kung hindi daw null, so isit na yung object sa loob ng registration natin na table doon na setup. So snapshot.value ito na naman ang ibig sabihin nito. Ito po yung empty array. Parang similar po siya sa component div mount natin. So ngayon, dito sa baba, mag-create po tayo dito ng function natin para sa add or edit natin na kung ito yung function na to, ito yung magsagawa ng insert operation sa Firebase database natin. So, declare lang tayo ng const add or edit equal to object. Tapos, ipapass niya sa dito yung object. So, Firebase DB, mag-declare lang tayo sa Firebase DB dito that child. So, sa loob nito, ito yung node ng shop registration natin sa Firebase database. Ito ay parang table natin. So, node shop registration. So dito kung paano mag-insert ay gagawin niya ito na mag-create dot post lang tayo, tapos ipapasa niya yung object patungo sa ating Firebase database. So object dot o error, kung may error ay maglagay tayo ng console, no? So kung error, dito yung papasok. Kung wala, ibig sabihin successfully yung operation na insert natin sa ating application to our Firebase database. So console.log error. So diyan papasok o ibaba to yung mga errors, no? So ito yung paggawa ng add or edit function natin, operation sa insert sa Firebase. So i-save natin. Kung may anong nangyayari natin, kung malalaman natin ngayon kung may error o wala or successfully created yung data natin, no, naipasok na sa database. So tignan natin ngayon kung anong nangyayari. So ito yung localhost natin. So maglagay tayo ng sample data, no? Tapos i-save natin. Kung may mag-display na error, ibig sabihin may error yung code natin o hindi successfully inserted. So save. So di ko may error, dito papasok si console.log. So nag-declare tayo doon. So dito nagpo-post ng error. So nagla-log na siya yung application natin. Ang error daw is props undefined. So may kita tayong this dito, this.prop. So hanapin natin nandito sa loob ng shop registration form. So this.props. So remove natin yung this. Tsaka save natin. Tingnan natin kung may error pa o wala na. So dito, may shop name. So lagay tayo ulit ng shop name mo. So pagkatapos, mag-save tayo. Tapos, save. Kung walang error na labas, ibig sabihin, yung data na try natin na insert ay successfully inserted siya. So kung paano malalaman yun, mag-inspect tayo kung may error ba o wala. Dito sa inspect natin, may mga console elements, source. So dito tayo, try natin trade none sa elements. So dito din sa console ay may pula, may warning daw, invalid dong property class. So hindi po ito major, no, minor lang ito, parang bugs lang o kulang yung code natin. So yan. So tingnan natin yung sa Firebase natin. Kung nandun na ba, i-check natin kung nandun na ba yung data. So,
try natin, no? Try natin, punta tayo sa ating Firebase. So, punta tayo sa Firebase console lang, tapos yung shop registration natin na ginawa na project, click lang natin yun. Tapos dito sa gilid, ay mayroon tayo makita na database, i-click lang din natin yan. Tapos, maglo-load yan yung shop registration natin. Tingnan natin may laman o wala. So, shop registration. So, nandun, click lang natin, i-check natin kung may laman o wala. So, plus na yung, oy, dito pala yung laman. So, ibig sabihin, successfully inserted na yung data natin sa galing sa application. So, okay yung coding natin. So, next natin gagawin ay kung paano natin i-integrate yung tables, kung paano mag-display, tsaka ilagay natin yung data dito sa baba ng save. So, mag-create tayo ng table, no? Dito sa web page na to, na shop registration. So, paano gagawin yan? Ay mag-create lang tayo dito sa shopregistration.js natin na file. So, sa baba, mag-create lang tayo doon ng table. Kung paano mag-create, tignan to yung code to, paano mag-create. So, mag-create lang tayo. Mag-adagdag tayo ng tables, no? Dito lang sa ating, sa baba. So, tignan nyo po kung paano mag-create ng table at saka lagyan natin ng value yung table. Kung paano mag-handle ng data sa table, kung paano mag-retrieve ng values, no? Galing sa Firebase database. So, paano gawin yan? So, maglagay lang tayo ng table. So, simulan na po natin.
So ngayon, tapos na po tayo sa ating first part sa application na ito. Ito yung pag-design, paggawa ng navigation menu, yung pag-design ng form, paggawa ng button at saka table, saka pag-display ng data, pag-insert at saka pag-retrieve ng data. Pag na-insert mo na, ay automatically na siya na ma-display sa table natin sa page na ito. Sa susunod na gagawin natin ay kung paano natin na i-execute yung edit at saka delete function, no? So gagawa tayo ng dalawang function, edit at saka delete. So sa next video na i-upload ko, abangan nyo yung edit function at saka delete function using React.js Firebase database, Node.js na framework at saka Bootstrap. So itong tatlo kino-combine ko para makabuo ng web page design, simple shop registration. So abangan yung next video ko, i-upload yung edit at saka delete function. Okay, maraming salamat.